So, ito po mga kapatid, no, bibigyan natin kayo o i-explain natin or pag-uusapan natin ang bail. So, kapag ang nakbail ang isang akusado, ayan ang graph. So, meron tayong ilang graph ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 graph tayo. So, pwede pang madagdagan yan, no? Depende pa rin sa lalakbayin ng kaso. So, sa unang first three graph na naka-direct line sa bail, yung pinakagitna ay yung arraignment. So, kapag nakabail ang isang akusado, ay magkakaroon siya ng arraignment. So, ano ba itong arraignment na to? Ito yung babasahan ng aligasyon ng isang akusado na naaayon sa kanyang lingwahe or naiintindihan. Halimbawa, kapag ang suspect ay Cebuano, so kung hindi siya makaintindi ng English or ng Tagalog, mayroon translator doon. Babasahan sa kanya ang allegation. At after that, ay sasagot naman ang akusado ng guilty or not guilty. So usually, ang inaano dyan, ang sinasagot ay siyempre not guilty. Siyempre kapag nag-guilty na, eh wala na yan. Ano na kaagad yan? Sentensya na agad. Diba? So by the way guys, singit ko lang, no? Maraming salamat pala sa mga nagjo-join sa ating membership sa YouTube, no? Kung kayo naman ay gusto ng assistant at makuha ang aking servisyo, ako ay isang criminologist, so mag-PM lang at get your appointment. At priority natin yung naka-joint membership sa ating YouTube channel. Okay? So, tapos na tayo sa second box na nakatapat, no? At kapag nangyari yon at not guilty, so magkakaroon na siya ng hearing. So, sa hearing, dito tumatagal yung kaso. Ito yung pinaka climax ng kaso, no, pinaka gitna. At yun nga, ulit kong sinasabi, walang due date. So sa hearing, maraming parts ang hearing. Ang binigay kong example diyan ay ilan lamang hearing, may pre-hearing pa yan, may examination of witness, may cross-examination of witness, may physical presentation of evidence. So ito yun ang ano. Usually, ginagawa ito ng police presentation of evidence kasi sila yung arresting officer at sila rin magpe-present ng mga evidences. At andir dyan, kapag natapos yung hearing, so mabilis lang naman pag sa video, promulgation na of sentence. So sa promulgation of sentence, pwedeng ang akusado ay guilty or not guilty. Pag na-guilty, so serving of correction. Kung correctional penalty, magpo-provision. Kung lampas naman sa provision, so mag-undergo siya ng correction facilities. Doon siya sa Bureau of Correction. But balik tayo doon sa kaliwa, dito sa settlement. Kapag naka-bail, so open pa rin yung settlement. Both side naman, kapag nag-agree, at agree din yung prosecutor, pwede rin siyang magkaroon ng settlement at magkakaroon ng dismissal yung kaso. Doon pumapasok yung kapag nagkaroon ang dalawang parte ng pagkakasundo ay madi-dismiss. Pero before i-dismiss siya, kailangan muna ng dokumento. Usually, affidavit of desistant. Hindi ko pala nadagdag yan. Okay? At doon sa kanan, so kapag naka-bail, yun, pwedeng ma-arrest uli. Pwedeng mahuli uli kapag ang bail ay nagkaroon ng violation. So ngayon, kapag na-arrest, kasi na-violate yung bail, so pabalik sa gitna, i-hearing. So yun lang. So maraming salamat. Thank you for watching. At muling nagsasabi, ako po ang inyong online criminologist. At muling nagsasabi, hindi lahat ng criminologist ay nagpupulis. Yung isa o yung marami ay andito sa social media. Maraming salamat. Thank you for watching. See you again in my next video.